It's Monday. Ba-da-ba. Yeah, yeah. Hey, go on na. The cheerleader. Ba-da-ba. Ano wala? Ay, pa-fade out. Ba-da-ba. Ano mang lahi, ano mang kulay. Sama-sama sa tagumpay. Oh, wow! Sorry! Eddie, goodbye! Ano mang hirap ng buhay, pangarap ay tagumpay. Ituloy lang ang sika, tutuloy dito sila. Let's go! Tayo tumalon, tayo sumigaw, maghawak-hawak tayo ay sumayaw. This is our show, this is our time, Kapamilya forever! It's showtime! What's up, madlang people and madlang onliners? Hey, hey, hey! Let's hype up the energy ngayong last Monday ng January! Kaya naman tara na at simulan na natin ang Party Party with me, ang inyong trendy diva / your cheerleader na lagi kang i-cheer everyday, and our MC. Sample ng cheer, paano yung cheer? Hey! Hey! Ha? Uto to? Kasi pag gano'n lang, higal na agad siya. Pagod na ako. Pero wala na kayong kailangang gawin pa kung hindi mag-enjoy ngayong araw dahil madami kaming hinandang sorpresa para sa inyo lahat mula sa inyong Bida Heartthrob Wise Estabilio. Let's go, Wise! Yes. Ako naman po ang nagbabalik at muli ninyong makakasama, ang inyong Kenti Kid, Makim Puerto! Hey! Kaya hey, naman mga kapamilya, kapuso at ka-A to Z, tara na at makihangout dito sa pinakamasayang online pananghalian tambayan sa buong universe. Ito ang Showtime Online U! Mag-join na sa ating kasiyahan with your SoYou squad. Just use our official hashtag for today na hashtag Showtime. TNT Kids na! And syempre, don't forget na mag-subscribe sa aming mga official social media accounts na at it's Showtime na! And speaking of TNT Kids yes, na, yung dating kids, ang laki na. Big boy na siya ngayon! Big boy na! Oo! Ilang taon ka makin nung sumali ka ng TNT Kids? 12 years old po. Tapos well, ngayon, 29 ka na, no? Grabe naman, ay, 18 years old lang. Ah, okay. Uy, bagets pa rin to. Pero kamusta ka, Maki? How are you? How are you well? Ayun, ayos naman po. Ayun pa rin, patuloy pa rin po yung sa pag-aaral. And actually, kakatapos ko lang po mag-work immersion. Work ay, immersion? OJT. OJT. Iba ng term ngayon, Wise. Kasi nung panahon mo. Panahon natin. Uy, ano ka? Hindi tayo magka-batch. OJT. Ngayon, OJT. Work immersion. Yes. Work immersion. Immersion. With full of emotions. Diba? Kailangan sa OJT full of emotions. Tawa. Pero welcome back sa iyo, Maki. Welcome back! Kami naman tayo sa SoYou. Ayan. At noong Sabado nga ay itinanghal na Grand Champion sa tawag ng tanghalan Year 7 ang pambato ng Luzon na si Rhea Jen Villarreal, at deserve na deserve nga ni Rhea Jen ang pagkakapanalong kanyang nakamit mula sa lahat ng challenges na hinarap niya sa ating competition. Diba? Grabe si Rhea Jen! Ibang level yung boses. Oo. Uy, deserve mo yan, Rhea Jen! Congratulations! Ay, hindi naman nagpahuli sa naging huling tapatan noong Sabado ang mga pangmalakasang outfit ng inyong SoYou squad. Maraming salamat po, madlang onliners, sa lahat ng mga naka-appreciate ng effort namin noong Sabado. Yan! Yeah. Oh, aura-aura naman tayo. Grabe naman talaga. Alam mo si AC, nakakatawa siya. Oh, yung bakit? Point of view niya, kaluluwa ka na lang at sinusundo ka namin. Oo, nakita ko yung post natin niya. Nakakaloko. Ayaw ko si AC. Sige, sa tech natin dyan. Na mamimit ni Baki very very soon yung mga iba nating SoYou squad. Oo naman. So excited po. Aha, pero isang reason din ha para pasalamatan ang ating mga madlang onliners ay dahil nakamit po nga natin ang highest live viewer count na umabot ng lagpas 313,000 noong grand finale sa tawag ng tanghalan. Grabe kayo, madlang onliners. Again, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo. Thank you so much. Grabe po, trending nationwide. Thank you so much sa inyo, madlang onliners. At Ana, Maki, sa mutsaring comments naman online ang ating nabasa mula sa inyo, madlang onliners, na kung saan ay nakatutok talaga sa huling tapatan sa tawag ng tanghalan. Kaya naman, basahin natin ang ilan sa mga comments na ito. Let's okay. go! Oh, ayan o. Hindi magpapahuli ang SoYou squad sa pangmalakasang outfit check dahil ngayong araw na ang huling tapatan ng tawag ng tanghalan tutok na. Oh, akalain mo. Oh, diba nga? Aurang-aura naman tayo dyan. Anong say mo dyan, Maki, sa mga
mga aura namin dyan. Actually po, super, ano siya, parang Philippine. Ay, Philip, oh. Ang galing mo, nahulaan mo. Paano niya nahulaan yun? De, super ganda po at pasabog din. Oh. Ah, gusto ko yung mga comment mo. Ayan, meron pa isa dyan. Ayan, sabi dito, just finished watching Showtime TNT ang huling tapatan and here are my thoughts. Number one, sa kanilang lima, si Rhea, Jen at Eunice ang nakita kong laban na laban. Pangalawa naman, salute to Vensor na tinanggap niyo pa rin ang pagiging top 5. Alam mo, Chase, bakit dalawa lang yung points mo. Kailangan mahaba yan. This is level. Dapat lima kasi lima yung contestants. Diba? Yes. Yung grand finals. Pero gusto thank you so much. Gusto ko yung pa-enumerate number one, number two. Iba din talaga. Oy, grabe ha. Si Vensor na talagang umani rin ng maraming comments. Kasi yes, nga yung courage tsaka yung pag-take ng risk, hindi biro yun ha. Yes, totoo yan. Kaya naman congratulations din sa'yo, Vensor. At gusto ka namin pasalamatan dahil sa iyong pagtanggap sa hamon na biglaang sumalang sa ating grand finals bilang nagkaroon nga po ng health emergency si Joy Escalante. And from rest back to semis, at ngayon ay part ka na nga ng top 3 ng TNT Year 7. At ipinakita nga ni Vensor sa atin ang kanyang pakikipaglaban at paglaban sa kanyang pangarap. Akalain mo yun? True. Iba ka talaga. Tagumpay para sa'yo, Vensor. Totoo. Yes. Hindi lahat kayang gawin yung ganong klaseng risk. Hindi ko kaya yun. Yung ganong aralin mo. Halimbawa, umaga, yes, ngayon ng competition, tanghali, aaralin mo yung ganong kahalang lalo na kung di ka naman kagaling. Ikaw nagpa sa sarili mo, wise. Ako na. Ay, pero ito sa tawag na tanghalan, Year 7 naman po ay pasok na, ha? Pasok na, mali ang binasa. Kasi, diba? Pero ito, alam mo, pumasok sila ngayong araw. Tama. At makakasama natin sila kasi nga. Ang gusto kong sabihin doon, yung prompter kasi, ang gustong sabihin ng prompter, yung TNT Kids na mamaya ang sasalang. Di ba, Maki? Yes po. Abangan natin, diba? Yan. Pero speaking nga ng mga sasalang, ngayong araw ay may bago tayong superhero mula sa produksyon ng isa sa mga batikang direktor dito sa bansa. Kaya naman, i-welcome natin sa Showtime Online You, Direk Real Florido! Hello, Direk! Hey! Please, samahan niyo po kami dito sa gitna. Happy Monday! Madlang onliners. Yes. Ano masabi? Oiliners. Hindi naman kami ma-oily direct. Maaga pa para maging oily. Oo, tama. Uy, hello. Pero Direk, we're so happy to have you here. Kamusta naman ang pakiramdam? Siyempre, makabisita dito sa amin ngayong araw sa SoYou. Yes, sobrang saya. At when you start your Monday like this, na talagang full of energy and happiness, nakakatuwa. Yes, parang part si Wise ng team nila. Yes. Oh. At parang feeling ko magiging part ako ng team nila anytime soon. Ang galing sumekoy, di ba? Siyempre, nandito na tayo, di ba? Pero Direk, makikilala na nga natin ang bagong superhero na magbibigay po sa atin ng katapangan at aral para sa aming lahat. Kwentuhan mo naman po kami about this. Yes, pinakikilala ko sa inyo lahat, si Badinger Z. Yan, si Badinger Z ay isang superhero na bading na bading. Pero si Badinger C ay isang teenager na mahiyain. Ang pangalan niya ay Ading. At kapag nagtatransform siya into Badinger Z, ay nagiging isa siyang rainbow cape superhero na sobrang fabulous at pasabog. At nagsasalita siya ng gay lingo kapag ka siya ay superhero. Wow! Alam mo, binigay din sa akin si Direk, kukunin ko lang din pala. Yes. Ako meron ako, sorry. Meron kayo dyan. Meron din si Maki. Yes, ayan. Excited naman mabasa po ito. Totoo. Pero ayan, Maki. Pero yun nga po, ano yung naging inspiration ninyo to create Badinger Z? Paano niyo po ba siya sinimulang isulat? Matagal na itong nasa isip ko, no, na kailangan natin ng isang superhero na nagre-represent sa LGBTQ plus members. Back in college, nung estudyante pa lang ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, meron kaming play na ginawa. It's a comedy play tungkol sa dalawang magkapatid na nagiging superhero at nagiging isa silang Badinger Z. So, this comic book is actually loosely inspired by that. So, na-inspire ako. At parang sa haba ng panahon, parang wala pa akong nakikilalang Pilipino na gay superhero, na bida, na miyembro ng LGBTQ+. This is something new, very totoo, interesting, yes, di ba? Pero eto Direk, ano yung katangian ba ni Badinger C? Ang sa tingin niyo dapat isa puso ng mga makakabasa at makakanood nito? Ito yung unang-una sa lahat kasi sa tingin ko ito yung pagmamahal sa sarili kung ano ka, kailangan mo tanggapin kung sino ka.
at isipin mo din na isinilang ka with a purpose. At kahit ikaw, pwedeng-pwede kang maging superhero kahit sino ka man. Ay, gusto ko yun. Pwede kang maging bida, pwede kang maging main character of your own story. But in a good way, pwede kang magtanggol ng mga tao, pwede kang maging lawyer, pwede kang maging police, pwede kang mag-hero in whatever way possible. Ganda. Totoo yun. Gusto ko yun na pwede kang maging superhero at maging bida sa sarili mong kwento. Wala makakapigil, ganun. Pero direct, ano nga po ba ang representation, importante ng representation ng ating mga kapatid na LGBTQIA+, sa ganitong klaseng panahon? Yeah, sa akin lang to, no, personal stand ko to. Kasi usually, ako din bilang nagtatrabaho sa mainstream media, minsan, I feel unfair sa mga members ng LGBTQ+, na lagi ang representation ng LGBTQ plus people ay sidekick or punchlines or pagpapatawa, di ba? Pero mga tao din naman tayo. Normal na tao, katulad ng kahit sino. So dapat ma-represent tayo bilang isang tao, isang human being. Love it! Nakaka-excite naman po makilala si Bading Gersi. Pero ito po ba, may trivia or fun fact po ba kayo para sa ating superhero? Yes, kanina nabanggit ko na nagsasalita siya ng gay linggo kapag superhero siya. So, yun ay part ng ano niya, superhero persona niya. So, baka pwede nating basahin. Tapos, gusto ko lang pahulaan sa inyo or translate ninyo kung anong ibig sabihin. Game na game kami dyan, direct. Ito. Sa ano, okay, ano page sa pahinang tama pa. Pahinang numerong 16. Walang page number. Meron na yan, o. Saan? Wala! Oh, ito meron. Wala yung sayo. 46. Ayun, meron 16. Nga. Malabo na talaga mata ko. Diba? Okay. First dito, yung halor akla. Ay, parang madalas ko yung ginagamit. Hello, mare! Ganon. Tama ba, direk? Parang it's a greeting, diba? Hello, akla. Ito, meron dito, welcome rotondaness. Mwa, mwa. Ay, ano yan? Ano po? Ay, hulaan natin. O, hulaan natin kung anong ibig sabihin. Yung welcome lang alam ko, yung rotondaness hindi. Rotondaness, welcome sa bahay. Tiyan na! Ano ba, welcome sa... Ang hirap, direk, ha? Ano ba? Ano bang meaning ito? Welcome rotondaness. Mamua. Yung mamua, parang... Mama. Parang mama. Oo. Parang... mare-mare, ganun din. Rotondaness, rotonda kasi, di ba, yung mga sa tricycle. Oh, so, paano yun? Ito na yun! No, simply, the character is saying, welcome. Oh. It's just welcome. It's just welcome. So, dinagdag lang yung rotondaness po, yes. Parang expression. Yes. Ito na, no? Nako, may mga natututunan okay. Na naman ako magagamit Ito, sabi niya dito, ito, Nyosok Nakchibels. O, pasok mga anak. Tama! Ang galing ni Wise. Nyosok kasi is pasok. Yes. Wise ka talaga, Wise. Yay! Ayan, kaya ayan, naman. Baka gusto, meron po kayong mga gustong i-shoutout, i-promote. Ito na po. Yes, well, gusto ko na i-promote yung comic book ko, Badinger C and the Akla Assassin. If you want to get a copy, just look for at Badinger-Z on Facebook and Instagram, nandun po yung link para makabili ng copy nito. At it's just 149 pesos, di ba? Ayan o. And may pa t-shirt pa. Wow! Ang sabi nung t-shirt. Sabi ni Tita Sylvia, i-promote ko din daw yung t-shirt. Yes! So, pwede na bumili ng t-shirt. Yes, so, thank you so much. Thank you so much, Direk Rial. Of course, Tita Sylvia and Kuya John. Salamat sa lahat ng bumubuo ng Badinger Z na kusuportahan natin yan. Mabuhay, maraming salamat! Thank you so much! At eto na, nako, Karaoke Kids na po. Tuloy-tuloy ang fun. Huwag kayong alis. Magbabalik po kami. Dito lamang yan sa... Showtime Online News! Non-stop ang ulitan sa inyong pananghalian dito sa Showtime Online News! Kasama niyo pa rin po ang inyong trendy diva Anna Ramsey. Your Bida Heartthrob Wise Estabilio. Ang nagbabalik, Makim Puerto. Yan, at shoutout muna sa lahat ng nakasubaybay sa Showtime. Sa Kapamilya Online Live, we have 59,000 live viewers. Sa Showtime Online, yun naman, 43,000 live viewers. At sa ating Facebook, meron tayong 19,000 live viewers for a total of 121,000 live viewers. Grabe! Patuloy lang po mag-tweet, comment, react na using our official hashtag for today na hashtag ShowtimeTNTKids na. Aha! Subscribe na sa aming mga official social media pages at it's Showtime na
sa YouTube channel na Road to 2 Million and follow naman sa ating Facebook page na malapit na mag 17 million and sa TikTok Road to 4 million. That's right. Ang mga munting tinig ay ating ipapamalas. Kaya naman iparinig na ang mga pangmalakasang boses ng mga kabataan sa tawag ng tanghalan, Kids. Ito po ay open sa lahat ng singers 6 to 12 years old, maghanda ng minus 1, isang English at isang Filipino a cappella song. At para mag-audition ay i-contact lang aming staff sa numerong 0906-240-7988. Ah, ayan na! Ano? Grabe naman yung mga banggaganapan sa studio. Totoo! Diba? Birthday celebration ni Kuya Von. Oo, at may reunion. Ewan ko na lang sa mga taga-kanto natin dyan kung ano kayong magiging reaction nila dyan sa pa-surprise na yan. Ang tanong, ano rin kaya ang ginagawa ng mga nasa kanto-kanto hello! Ng ngayong araw? Hello! Hello po sa inyo lahat. Sa mga taga-kanto. Mm-hmm. Naku! Kung meron kayong hint or meron kayong something na idea, madlang onliners, i-comment yung ha. Baka parehas tayo nang iniisip kung anong surprise yan, di ba? Kanto. And speaking of kanto at reunion, meron tayong TNT Boy! Yes! Dito ngayon! Yes! Diba? Diba? Oo. Maki, ikaw, ano naman ang pakiramdam na ma-reunite ka ulit dito sa atin sa Showtime Online U? Siyempre po, sobrang saya kasi isa rin po talaga to sa nagpasaya sa akin last year na mag-host dito sa Showtime Online U. And yung mga nakasalumuha ko dito, nami-miss ko. Aww. Kaya ngayon na nakasama ko po ulit, masaya po ako. Wow. Yes! Ako, I'm sure yung mga fans and supporters mo, sobrang excited din sila. Totoo yan. Oo. Pero ito, napag-uusapan natin ng mga reunion. Ano ba yung mga favorite, Showtime reunion, di ba? Ano yan? Ako yung favorite na Showtime reunion ko nung bumalik si Kuya Vong na naging contestant siya ng tawag ng tanghalan. Tapos nagulat lahat ng mga host kasi hindi nila inakala na, uy, si Kuya Vong pala yun. Ay, Kuya Jong pala yun. Kaya ako na, alam mo yung tingin ko sa'yo? Parang nag-agree na lang ako. Tama ba yung sinasabi for the sake of hosting. For the sake of hosting and support, tawa naman si Maki. Tawa siya. Sabi ko, parang mali. Parang iba. Si Kuya Jong. Si Kuya Jong. Yes, yes. Kayo ba? Oo. Yung mga segment na na yung mga for the sake of hosting. Yung mga yung tawag dito, yung mga 40s, All-Star. Stars on 45. Star, yes. Mm. Oo. Oh, oh. Yung mga ganong segment na, di ba? Oo, tama. Sige. Ikaw, Maki. Ako naman po yung pagbalik ni Ate Ann, yung pasabog niya ring performance na nagsama-sama ulit yung totoo. At saka yung kapareho, kasi ito yung unang-unang tumungtong ako ng Showtime Studio. Ay, yung nagkapareho. Yung mga ganong klaseng segments, nakakamiss, diba? Of course, ibibida ko rin yung Bidaman. Sana makabalik, yes. Diba? Bidaman reunion on Showtime stage. Sana naman. At syempre po, sana makabalik din sa stage ng Showtime yung TNT Boys. Ay, maraming excited. Ay, kasama si Ariana Grande. Alam mo, grabe kayong mga bata kayo. Diba? Ang bata pa nilang namulat sa ganyang klaseng mundo. Marami ba yung pagkakaanak ko? Wise yung mga huwag kang magdidikit kay Wise. Yes, ma. Hindi, ibig ko sabihin, na-experience na nila yung mga ganyang big exposure ng very, very, young. Totoo. Uy, bakit kasama si Ariana dyan? Kasama niya si Ariana? Ano meron dyan? Ano po kasi, yung story po niyan, in-invite po kami ni James Corden para kumanta po. Kasi, James Corden? Ano po siya, parang nag-promise po siya sa amin na i-guest niya kami sa show niya. Tapos po, di po namin nakalain na tinotoo niya po yung joke niya na sasama niya si Ariana Grande. Tapos yun po, nagulat po kami dyan sa Ariana. James Corden, if you're watching, James Warden, if you're watching, thank you for watching. Shout magaling, out. Shout out. Diba? Meron pa tayong mga moments dyan. And dahil na-miss nga nating lahat ng kanyang tinig, eto na. Please welcome ang school na cool voice ng San Juan City, Maki and Puerto. Wow, wala ka so katawag yung tangalan, kids. Nakakamiss. Let's go po. Mm-hmm.
shining. Her hair falls perfectly with the earth shining. She's so beautiful, and I tell her every day. Her laugh, I think even if she let me. Her laugh, so the thing, but she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? You know I'll say. See her face, there's not a thing that I would change. Cause girl, you're amazing, just the way you are. And when you smile, baby, the whole world stops and says for a while. Cause girl, you're amazing, just the way you are. Thank you po. Ladies and gentlemen. Just the way you are, yes. Diba? Alam mo yung mga kantang simple lang, pero pag kinanta ni Maki, parang ayaw na niyang ipakanta. Akala ko kanina kakanta niya magandang dilag. Yeah, sumasabay ka nga. Pero Maki, gusto lang namin malaman, kasi diba kapag nagsa-champion ka, nanalo ka dun sa daily, umaakyat doon sa ano, apo, sa taas. Anong pakiramdam ba ng umaakyat doon? Super saya po kasi po nung bata po ako, parang yun po yung, pag sumali ka po sa TNT Kids, yun po talaga yung parang gusto mong gawin na makaakyat tapos maagaw yung microphone. Maagaw ng maayos. Yung microphone, yung golden microphone. Matik yung mga kilos. Automatic. Oh, diba? Nangagaw. Oh, diba? Oo. Eh, ikaw, kasi diba TNT Kids na ngayon, kung mabibigyan ka ng chance, gusto mo ba maging hurado? Siyempre po, gusto ko po maging hurado kasi alam ko po yung experience ng mga bata na tutong-tong. Oh, yes! Oo, ano bang hinahanap kung ikaw magiging hurado? Ano bang hinahanap ng isang Maki sa isang contestant? Yung hinahanap ko po is yung quality ng voice and also yung eagerness nila makuha yung ano, golden microphone. Ilang percent yung eagerness? Tsaka yung quality ng voice. Tsaka yung quality. Hindi, pero totoo. Mararamdaman mo yun sa mga ano eh, contestant, opo, no? Yung yes, eagerness nila. Oo. Pero another question, kasi TNT Kids, wala tayong gong for TNT Kids, di ba? Ha? Correct. ikaw ba, medyo, nung masasali ka ng TNT Kids, medyo ini-expect mo ba na may gong ba dito? Or ano? Opo, syempre po, in-expect ko po na may gong kasi po yung dating season, like yung sa matatanda may gong. Pero, sabi ka sa matatanda! I mean, yung mga matatanda. Sa matatanda? Pero yun, masaya naman po ako na wala pong gong kasi po, nakatulong din naman po sa mga bata yun. Hindi, iba, aminin natin. Ay, hindi pala, aminin natin. Hoy, sawa ko! Hindi, kasi, di ba sa TNT, isa talaga sa nagpapapressure yung gong. Totoo. Di ba sa iba yung feeling talaga? Tapos kagano pa si Kuya Ryan? Nakatakot eh. Tapos kada kibutang ng mga judges, huwag ka magbibilang. At saka for kids, tapos may ganon, dagdag pressure kasi yun, baka hindi sila mas makapag-perform ng maayos, di ba? Bilang mga bata, oo. Ano bang payo mo, Maki, sa mga aspiring nating mga bagets dyan na gustong mag-join? Ayan, sa mga gusto po mag-join sa tawag ng tanghalan, contact, de joke lang po. Ano po, sa mga gusto po sumali ng mga bata, sumali kayo, ipatuloy nyo yung pangarap nyo, and ma-advise ko is, maging humble lang at maging friendly sa mga nakakasama nyong bata. Yeah. Tama. And enjoy. Enjoy the moment, no? Totoo. And congrats sa'yo kasi ang layo na rin ang narating mo, Maki. Salamat po. Ang layo mo na talaga. Sobrang literal. Ito na nga. Karoog, it's jackpot round na. Huwag kayong alisin. Magbabalik pa ang Showtime Online You! Tuloy-tuloy pa din ang kasiyahan sa iyong tanghalian. Dito lamang yan sa Showtime Online You! Kasama niyo pa rin po ang iyong trendy diva and our MC. And your bida Artrab Wise Estabilio. Ang nagbabalik, Maki Impuerto. O yan. Kulot, gusto mong pasahin yun, Kulot? Ayan, host. Go, Kulot. Go, Kulot. Hello po sa lahat ng nakasubaybay dito sa Showtime. Kapamilya Online Live, 76,000 live viewers. Showtime Live Online Live, 56,000 live viewers. At Showtime Facebook, 16,000 live viewers total. 148,000 live viewers. Very good. Enika, basa mo yun, baby. Ayan. Mag-tweet. O, mag-mic, baby. Comment, reach, using our official hashtag
for today na Showtime TNT kahit na! Very good! Argos, kaya mo? Basahin yon. Subscribe na sa amin mga official page sa It's Showtime sa YouTube! Very good! Oh, Jessica! Road to 2 million and follow ang Facebook na Road to 17 million at TikTok 4 million. Very good! Ang magaling ng kids naman talaga magbasa. Very good! Thank you pa! O, bumati mo na! Ah! No, para na! Ayan, bati mo na mga madlang online! Ay, madlang online na sa mga karaoke. 3, 2, 1, go! What's up, madlang people? Oh, wala silang energy ngayon. Grabe, energy, grabe. Outfit check muna tayo outfit for today's check video. Sikulot muna. Wait, ang una mag... outfit check. Sige. Sikulot. Outfit check, partner, Shein. Outfit check, Shein. Itong sapatos ko. Shopee. Oh! Ay, ang galing. Outfit check, Jace. Let's go, Jace. Ang pogi nito, oh. Outfit check. So, sinong peg mo dyan? Sino inspiration ng outfit mo today, Jace? Rapper ka ngayon? As a rapper siya. Oh, lumpia rapper. Oh, any kang cute-cute mo para kasi Matilda. Ayan, sige. Outfit check ka, baby. Outfit check. Dito sa gitna, baby. Ayan, dito ka. Ang cute-cute. Oh, go. Ang cute naman. Outfit check. Wow, beautiful. Oh, baby girl. Parang kaibigan ni Princess Sarah, no? Diba? Sweet girl. Argus, oh, Argus. Ikaw naman. Thank you. Outfit check. See Okay na. Okay na yun. Sige, kamusta naman kayo mga kids? Ha? Ano bang pinagkakaabalan ninyo ngayon? Okay lang po ako. Okay lang kayo. Nitong weekend, ano pinagkaabalan ninyo nung weekend? Sige, kulot. Ano yan, baby? Ano yan? Wala sa isip niya. Ano nga ba yun? Ang dami mo sigurong ginawa, no? Oo. Ano yung... May binulong siya. Ano sabi? Oh. Ah, bawal sabihin. Okay. Sige, si Annie ka na lang. Kamusta ka, babe? Kamusta ka nung weekend? Anong pinagkaabalahan mo? Nung Sabado Linggo, baby? Nag-pray pa ako. Nag-pray? Play. Very good. May playground malapit sa bahay nyo? Or dun sa mismong bahay ka ikaw nag-play? Hindi pa, sa outside. Ay, sa outside. Ano mga piniplay mo pag nasa labas? Pag nasa outside. Tag na may tatay. Nanay-tatay? Hide and seek. Tapos... Ano? Sa amin kasi taguan lang yun. Let's see. Hide and seek, what else, baby? Tapos... Ano pa? Yung ano yan? Langit lupa. Naglalaro kayong langit lupa? Hindi po. Mga sekyo. Tumbang preso! Ano? Tumbang preso? Oh, ito si Argus naman. Ikaw, ano ginawa mo, Argus? Ako po, yung umuwi kami dito, umiyak ako. Bakit? Yung mga kalaro ko na miss ko. Oh! Alam mo, importante naman rin talaga na nakikita mo yung mga kalaro mo, di ba? Totoo. Sarap yun. Si Jace, alam mo, nakasalubong ko to sa elevator. Saan ka galing nun, nung nakasalubong kita? Pauwi pa lang, dun sa 21. Oo, pero di ba sumakay ka sa may 9th floor? Anong ginawa mo sa 9th floor? Nag-swimming. Oh, nag-swimming! Iba! Oh, ang sarap maging baget. Kasama ko po, kuya ko. Oh, kasama niya, kuya niya. Ay, tapos ano? Nag-gym siya. Wow. Ano nag-gym, no? Wow. Ikaw, baby Argus, anong ginawa mo? Ako po kasi, nung nasa bahay po kami, nagbarilan na po kami ng kuya ko. Yung umalis mo kami, umiyak yung po laruan, ako. No? Yung laruan, no? Ayun, nag-bonding sila ng kanyang kuya. Ayun, importante yan, nagbabonding sa mga kapatid. Shout out nga pula kay at kuya ko, kay Kuya Robby. Ayan, hello. Hey, Kuya Robby! Pero ito, alam nyo ba ngayong araw ay sisimulan na natin ng TNT Kids? Alam nyo yun? Alam... Yes! Excited? Sasali. O sige, kung sasali sila. Kung sasali kayo. Sige. Kung sasali doon. Bakit? Artist tayo. Artist sila. Diba? Huwag mo na akong pakabahin ng dalawang beses.
Oh, wag niyo na akong pakabahin ng dalawang beses, ha? Baka atakihin ako. Interesado. Teka lang, Diyos ko, ang kaba ko sa inyo, ibang level. Okay, ganito. Wala, ganito, kung sasali kayo ng TNT Kids, walang kakata ng ere, pero anong kanta yun? Oh, go, Kulog, go. Isapal mo sa kanila. Ang ngayong ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi. Dahil ang iyong narinig mula sa labi ko. Wow! Ang galing! Ang galing, ha? O, sino naman, susunod? Si Jace daw ako. O, si Jace muna, tapos si Argus as any. Kaming dalawa, isa lang. Isa-isa muna, isa-isa muna. Let's come. Hindi ay, kasi 22 MPM. Oo, 20 kids lang. O, ano yan? O, may pre-practice sila. O, sige nga, patingin nga. O, let's go. In 3, 2, 1, action! Nosy! Nosy Balasi! Sino? Wow, galing! Ang galing! Oh, Baby Argus, ikaw Argus, naman! Ikaw. Bebe ang galing boy. Nilong dalawa, no? Oh, oh. Go, ano Argus. Kanta mo muna? Para malinaw tayo. Para malinaw lang muna tayo. Ay, hindi! Huwag na yun! Uhaw! 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 Raining in Manila! Ah, sige! Oh, raining in Manila, let's go! Oh, let's go! What is been raining in Manila? Di ka ba nilalabig? Mayroon ba mag-isa na rinig? Raining in Manila, hindi ka ba nilalamig sa mga tanaw? Very good! Very good kayong lahat. Enika! Enika, let's ayan. Go! Okay. Ayan! Okay. Let's go! Anong song ba, baby? Katang Isip. Okay, Katang Isip. Okay. Masensya ka na sa mga Katang Isip ko ito. Mamamahal sa iyo. Ako'y gigising na sa panaginip ko ito. At sa wakas ay kusa lalayo sa iyo. Lalayo sa sumabay sa agos na isinulat ng tadhana. Minsan siya ay para sa iyo, pero minsan siya ay paasa. Tatakbo papalayo, kakalimutan ang lahat. Alam, may bilang na kayo! Charot lang! Ang galing! Very good, ha? I love the ano yung parang choir sila. Yes, alam mo, ASAP Champs, kabahan na kayo. Ayan na. May boses na nagaganap. Ang galing-galing nyo naman, palakpak ka naman natin. Siyempre daw. Nako, ayan, maraming salamat sa mga karaokits natin. Nako, eto na. Ang dami nag-aabang lagi ng episode natin sa Especially For You. Huwag kayong alis. Magbabalik po kami dito lamang sa Showtime Online News! You're still tuned in sa programang Puso ang Pag-uusapan sa Tanghalian. This is exclusively Especially For You. Kasama niyo pa rin po ang yung trendy diva, Anna Ramsey. Your Bida Heartthrob, Wise Estabilio. Magbabalik. Makin Puerto. May pabulong. Shoutout muna sa lahat na nakasubaybay sa Showtime. Sa Kapamilya Online Live, we have 107,000 live viewers. Showtime Online, you 101,000 live viewers. At sa ating Facebook, meron tayong 33,000 live viewers for a total of 241,000. Yan, patuloy lang po ang pag-tweet, comment, react using our official hashtag for today na hashtag Showtime TNT Kids na. At number one trending na tayo ngayong araw. Number salamat one, number one, number one. Ngayong araw ay ating dalawang personality ko. Ngayong araw ay ating nasaksihan ang kwento ng mag-ex na sina Celine at Gracia. And ang reason ng kanilang naging hiwalayan ay dahil noong nakitang muli ang dalawa noong pandemic era, ay biglang nagkaroon ng realization si Gracia na na-fall out of love na ito kay Celine. Paano ninyo i-let go ang partner ninyo kung wala naman itong ginawang mali sa'yo?
And the reason ay dahil nag-iba na ang priorities mo sa buhay. It's really hard to break somebody's heart. There's no so, ears or break. Si Maki, no? Benda yung jokes ko dito. Oh, lalo na kapag wala naman siyang ginawang masama sa'yo. Yes. Like, paano mo yun ipapaliwanag sa kanya? Siguro kahit na ipaliwanag mo siya in the nicest way you can. Masasaktan at masasaktan siya. So, siguro, pero ang ganda nung sinabi kanina ni ano ni Miss Celine, ay iba pala yun, ibang context naman ano, na pala yun. Hindi, parang mas gusto niyang magpagpakatotoo, parang i-apply ko na lang siya dun sa situation na ito, di ba? Mas gusto ko magpakatotoo kaysa patuloy na masaktan dahil dun sa nararamdaman ko, parang ganun. Mm-hmm. So, wala. Mahirap eh, mahirap siyang sabihin at i-let go. Meron at meron talaga masasaktan. Yes. Bebe boy. Ako po, totoo po yung sinabi ni Kuya Wise na kahit yung magsasabi na yung na-fall out of love, masasaktan din siya kasi alam niyang masasaktan yung partner niya na hihiwalayin niya na. Oo. Hindi madali yung sabihin na walang butas eh. Wala kang butas na pwedeng idahilan. It's you. Ang nagka-problema kung bakit i-end na yung relationship. Siguro, maganda yung ginawa na nagpaka-honest, agad-agad sinabi. Kasi mas hindi maganda kung pinatagal mo, nagpanggap ka na okay pa rin kayo and then yung isa, 100% yung pagmamahal na still binibigay sa kanya. So, siguro, i-appreciate natin yung honesty na sinabi agad-agad. Tama. Diba? Para makapag-move forward din naman yung kabilang partido. That's true. Yes. Pero ito ha, unti-unting natatanggap na ng mga tao ang LGBTQIA kind of relationship. Kaya naman, paano ba sa inyo guys, ha, in your opinion, paano pa ba mas lubusang matanggap ng iba pang mga tao yung ganitong klaseng relationship or situation, Anna? I think we have to be open, no? Kasi yung tinutukoy nating LGBTQIA plus community ay katulad din nating tao. Totoo. May emosyon, may nararamdaman, nagmamahal, nasasaktan. So let's respect, no? Kung ano man yung mga desisyon nila sa buhay, kung nagmahal sila ng kapwa nila na gender, 'di ba? So let's respect that kasi lahat ng tao may karapatang sumaya sa mundong ibabaw. Exactly. And life is short, no? Hmm. So let's might as well just enjoy every moment of your life kung ano man yung kasarian niya. Wala, ganun talaga, nagmamahal tayo and let's just accept that. True. Diba? Maki. Lahat naman po tayo may karapatan magmahal. So let's just enjoy everyone. Hmm. Oo. Totoo yun. Tama, lahat tayo may karapatan talaga. And alam mo, best way na mas ma-introduce pa sa ating mga kapwa Pilipino, no, kababayan, through this show, especially for you, hindi ba? Kumbaga, unti-unti natin siyang na-introduce na nabubuksan natin yung mata ng ating mga kababayan na hindi pa ganun ka-open at naiintindihan yung ganitong klaseng relasyon at sitwasyon na, okay, totoo nga. Kumbaga, pag nagmamahal ka bilang tao, hindi dahil bilang lalaki, babae, bakla, tomboy, at kung ano man. Genderless ang love. That's true. Love is diba? Love. Yes. At eto, dahil sa situation nila sa work na laging magkasama, unti-unting nade-develop si Celine kay Gracia. May chance ba na mahulog kayo sa isang taong kasama nyo lagi? Maki, ikaw makangiti siya. Bakit ka umingiti? Sabi niya, habang tinatanong mo, sabi niya. Nakasumay lang siya. Ano po, meron pong chance talaga na ma-in love ka sa lagi mo nakakasama. Kasi kung lagi mo siyang nakakasama, siya yung nakakausap mo, siya yung nakikita mo palagi, so may possibility po talaga na ma-in love ka sa kasama mo palagi. Mm-hmm. Same here. Lalo na kapag nagkakaintindihan kayo, pagkatapos, parang parehas kayo eh, parang nagsisink kayo most of the time. Pagkatapos, hindi ko alam, basta may magic kasi eh, lalo na kapag magkasama kayo sa workplace. Ganun. Oh, there's a big possibility because nakasalamuha mo eh, 'di ba? Madalas mong nakakasalamuha, especially if everyday mong nakakasama, nakikilala mo yung tao and then nagsaswak kayo and nakikita mo na parang ay nagki-click kayo, nagkakaroon kayo ng parang common thing and there's a possibility, aminin natin yan. Kasi yung mga taong ang, di ba, from strangers, nagkaka-developan. What more yung nakakasama mo ng madalas? Oh, parang kanta, no? We are strangers.
Starting on your way. Pero ito po, ipaglalaban mo po ba ang isang relationship para patunayan na kaya pang isalbang na fall out of love mong partner? Okay, ako kasi yung tipo ng tao na pag kaya pang ilaban, nilalaban. Kasi para sa dulo, wala kang pagsisisihan na, okay, sinubukan ko. Pero wala talaga eh, hindi talaga. At least wala akong pagsisisihan na hindi ko inilaban hanggang dulo. Mm-mm. So hanggat kaya, basta wag ko lang ubusin yung sarili ko, hanggat kaya, ilalaban natin yan. Ayun ang sagot ko. Kayo po, Kuya Wise. Same, nag-sync lang ng sagot ang aming tatlong sagot. Pero yeah, ganun siya. Hanggat kaya mo pang ilaban yung relasyon, ilaban mo. Pero wag make sure na hindi ka mauubos. Yeah. Kasi importante magtira ka pa rin sa sarili mo. Kasi paano ka magmamahal ng ano ng tao kung ikaw mismo naubos ka totoo, na. Totoo, diba? Yan. Perfect yun. Ang galing mo dun, Ana. Kaya naman, keep on following us for more breakups and love stories. Just subscribe to our official social media pages. It's showtime na. Dahil we share this especially for you. At excited na nga ang lahat para sa bagong edition ng Tawag ng Tanghalan, ang TNT Kids. At bilang kasama natin ngayong araw si Maki, ay balikan muna natin ang kanyang naging pagsali sa Tawag ng Tanghalan. Maki, excited ka na ba? Opo. Very interview. Roll VTR. Let's go. Our defending champion from Metro Manila, ang school na cool voice ng San Juan City, Maki M. Puerto. Kaya mo yun? Kaya mo yung ginawang birit ni Maki doon? Pangarap ko na lang yung kaya yan. Grabe yung performance. Nakita mo yung mga reaksyon ng ano? Hurados natin. Ng mga hurados natin. Kamusta? Pag napapanood mo yung sarili mo ng ganyang mga moments, anong feeling? Ano po, napaproud ko. Ay, sorry! Grabe ka naman sa self mo! Paano? Ganun na ganun talaga. Pero ayun nga po, pag napapanood ko po ulit yung mga performance ko sa Tawag ng Tanghalan, nami-miss ko po yung dati kong sarili and napaproud din po syempre na nagawa ko po yung mga high notes na ganun dati, nakakamiss. Ayun. Oh. Kakakilabot eh. Sabi ko nga kanina, ang haba na ng nilakbay niya, ang layo na ng narating mo. Ngayon naman, anong message mo dun sa younger self mo? Ay, ang dali. Ayun. Sa, ang message ko sa younger self ko is, pagpatuloy mo lang, huwag ka ma-discourage sa mga nababasa mo. Mag-enjoy ka lang, i-enjoy mo lang, and bawasan mo yung pagtawa palagi. Tawa? Bakit? Di, kasi sobrang masayahin ko po dati na parang kahit dapat po mag-seryoso na sa ano, natatawa po ako. Kaya yun yung ano ko, message ko sa sarili ko na, ayan, tigil mo yung tawa mo konti. tapos, ayun lang, keep on dreaming kasi na, dati gusto mo mag-host sa Showtime Online yung ngayon. Host ka na sa Showtime Online yun. Grabe naman talaga. Uy, congratulations, Maki. Deserve mo lahat yan. Po. Lahat ng mga na-experience mo, yung mga shows, mga opportunities na ibinigay sa'yo, deserve mo yan. And looking forward kami sa kung ano pa ang pwede mong i-offer sa music industry. Oo naman. Oo, Pinas. Inspiration yan, lalo na ngayon dito sa TNT Kids natin, di ba? Oo. Shoutout mo si ano si Nikki, sabihin mo from marketing, sabihin mo. Hi mo si Nikki. Hi, Ate Nikki. I'm from marketing po and I'm looking forward to meet you po. Nakakatawa. Hindi kasi, konting ano, story lang. Ano ikwento mo? Mabilis ka magkwento. Ikwento ko kasi 10 seconds na lang. Akala ni Nikki taga-marketing siya nung pinasok siya sa Viber. Yun lang. Yun lang. Pero ito na nga,
Ito na nga, isa din ang last sa tawag ng tanghalan, kids. Huwag kayong alisin, magbabalik pa ang Showtime Online U! Makatutok pa din kayo sa pinakamasayang online noontime show sa bansa, ang Showtime Online U! Kasama niyo pa rin po yung Trendy Diva and Ramsey. Your Be The Heartthrob, Wise Estabilio. Ang nagbabalik, Makim Puerto. At shoutout muna sa lahat ng mga nakasubaybay sa Showtime sa Kapamilya Online Live. Meron tayong 97,000 live viewers, 79,000 live viewers naman sa Showtime Online at 18,000 live viewers sa ating Facebook for a total of 194,000 live viewers. Grabe naman. Kaya patuloy lang po ang pag-tweet, comment, react ang using our official hashtag for today na hashtag ShowtimeTNTKids na. Yes, subscribe na rin po kayo sa aming mga official social media pages at each Showtime na sa YouTube channel na Road to 2 Million. At mag-follow sa ating Facebook page na Road to 17 Million and TikTok page na Road to 4 Million. Yan, yan. Kaya ito na nga, salubungin na natin ang aming Grand Champion sa TNT Kids Season 1, John Clyde Talili! Yo, hello everyone! Si oh, yes, bati ka muna sa ating madlang onliners, John Clyde. Hello, what's up sa ating mga madlang onliners? Hello po. Ayun. Ah, galing nito, no. Mag-bless ka muna kayo. Ay, doon, unahin mo yung pinakamatanda. Pinakamatanda ka magbigay respeto. John, how are you? Okay, welcome naman po. Kamusta makatungtong ulit sa TNT stage? Opo, na-miss ko nga po mag-perform sa Showtime stage, no. So, yeah, last ko nag-perform 2019. Yes. Matagal-tagal na before pandemic. Oh. Na-miss ka rin ng Showtime stage. Yes. Oh. Pero ano ba yung mga pinagkakaabalahan ni John Clyde nung after ng tawag ng Tanghalan Grand Finals? Nag-aral ka ba? O... Yes po. Pinagpatuloy ko po yung pag-aaral ko. And ayun, nag-stream po ako. Kumakanta po ako sa ano, sa mga streaming apps. Ganun po. Nanonood nga daw si Ate Vice. O, di ba? Nagulat nga po ako eh. Paano yung gulat? Sample ng gulat? Pero ito nga, ano yung mga moments na naalala mo nung TNT Kids natin? Yung kulitan natin, syempre, yung... Yes! Tropa-tropa. Alam, no? Tropa. Diba? Yung mga kwentuhan, ganun. Namiss ko yung kompleto kaming liba. Kasi nandito sa Ate Sheena, noon kaming liba. Alam mo si Sir Jerome Vargas, nanonood siya ngayon, sabi niya, nagiging playground lang daw dati ni John Clyde ang Showtime Studio. Sabi niya, ganun lang ako kakaliit na, no? Ilan taong ka nung nag-join ka nung competition? 10 years old po. 10 years old? And ngayon, you are now? 17 years old po. Nagbilang 7 years ba? Old. Nagbilang ka pa talaga, Ana. Okay, 7 years old. Ang bilis ng panahon. 7 years agad ang nakalipas. At alam mo, konti na lang, Ana, magkising tangkad na rin kayo. Kasi nga, mga bata ngayon, matatangkad. Iba ang mga kabataan ngayon. Pero sa 7 years na yun, John, ano yung talagang feeling mo nagbago ng matindi sa boses mo? Ano po, yung range ko po. Pero nandun pa rin po yung ano, minimaintain ko pa rin po yung pagkaano ng boses ko, yung pinapractice ko po. Tama. May power na kasi yung range niya ngayon. Oo. Power range. Okay. Ang galing ni Wise, no? Palak magbigay po kayo sa nakakatanda. Yay! Palakpakan man po. Oh, di ba? Yeah. Si Maki, kasi ilang taong ka nun nag-join? 12. Ngayon, you are? 18. Wait ilan lang, yun? Bakit 10 taong 17, 12 taong 18 so 1 year? Ay, hindi, wait lang. 11 sure. Mag-11 ako siya. Noon. Malilito siya. Hindi, kasi pinanindigan ko na yung sinabi ko kanina 12 years old ako. Ah, okay. Pero baka 11 years old ako nung sabahin. Pero parang magte-12 ka na nun. Oh, tapos ayun, ako, mag-11 na ako nun. Ayun, nalusot mo. Nailusot niya. O, di ba? Okay. Ano yung mga pagbabago sa boses mo nun, Maki? Yung pagbabago po ng boses ko, syempre, yun nga po yung nagbinata yung boses ko, lumaki. Tapos hindi ko na po nare-reach yung mga high notes na nagagawa ko dati. Kaya, ayun, kailangan namin mag-iba ng genre, which is yung R&B. Struggle din yun, Wise, di ba, bilang singer? Actually, hindi ko masyadong naranasan. Magaling na kasi talaga akong... Ah, sige, next question tayo. Charot lang, mekaniko ng puso, hashtag. Thank you so much, Ana, sa mag-promote. Pero baka may gusto ka bang i-promote, John Clyde? Ayun. Pasalamatan. Yun nga po, ay follow niyo po yung mga social media accounts ko po, the John Clyde Talili, yung Facebook page ko po, TikTok ko po, Clyde Official, and IG, yun po. Nice. Sino gusto nilang i-contact? Kunyari, gusto ko nilang kunin sa ano, sa mga serenades, sa events. Oo. Ayun, pwede niyo po akong i-contact through email, and yun, t.johnclyde22@gmail.com. Ayun, very good. Very good.
Thank you so much, John. Thank you din po. Napaka-formal. Ganda kasi ng kute. Nakasot kasi siya. Maraming salamat, John Clyde. Thank you, John. Thank you so much. Nice meeting you, Clyde. Kaya naman. Promote ka muna, bebe. Ako. Go. Oh, go, Ana. Sino ba? Go, Ana. Ikaw na. NRMC4, please follow. Maki. Ayan, Maki Importe po sa lahat ng social media. Ako naman at wise_SW. And please follow my business at amareya_essentials. Ito ang pinaka na-miss ko sa lahat na sabihin. Makisaya ulit dito sa nag-iisang pambansang pananghalian tambayan sa buong universe. Ito ang Showtime Online News!